Ilang huling bahagi ng ating Virtual Health Forum sa araw na ito ay mag-iiwan ako sa inyo ng mga paalaala para sa mga buntis at ina sa panahon ng COVID-19. Una, ipagpatuloy ang pag-inom ng folic acid supplement. Ang folic acid ay nakatutulong sa normal na development ng brain at spinal cord ni baby. Ikalawa, kumain ng masustansyang pagkain at panatilihin ang kalinisan sa pangangatawan. Ito ay nakatutulong upang mailayo natin si baby sa mga sakit at mapanatili natin na masustansya ang mga nutrients na nakukuha niya mula kay mami. Ikatlo, umiwas sa mga pagkaing mamantika at maalat at ganun din sa matatamis na pagkain at inumin. Kung labis na mamantika o maalat ang kinakain ni mami, maaari siyang magkaroon ng tinatawag na gestational hypertension habang siya ay nagbubuntis. O kaya naman, kung labis na matatamis na pagkain at inumin na hindi na kayang i-metabolize ng kanyang katawan, maaari naman itong magdulot ng tinatawag na gestational diabetes. Ikaapat, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig bago at pagkatapos hawakan si baby. Ito ay upang masigurado na hindi natin nabibigyan or nalalagyan ng anumang kontaminasyon si baby na maaring magdulot sa kanya ng anumang infeksyon. So sa paghuhugas ng kamay, nariyan yung tinatawag natin na dalawang happy birthday. So ganun katagal yung paghuhugas natin ng ating mga kamay upang masigurado natin na talagang malinis ang ating kamay bago at pagkatapos humawak kay baby. Ikalima, maaaring hawakan at hagkan ang sanggol basta't nakamask at nag-iingat ang ina. Gaya ng nakikita ninyo sa picture, habang hawak ni mommy si baby ay nakasuot siya ng mask. Maaari din siyang magsuot ng face shield upang magkaroon ng dagdag na proteksyon para kay baby. Ika-anim, magsuot din ng mask habang nagpapasuso at sa tuwing kasama ang sanggol. Sa ganitong paraan ay naiiwasan na matransmit ang anumang mikrobyo kasama na doon ang virus mula kay mommy papunta kay baby. Kasama rin sa mga gawaing ito ang pag-iwas na halikan ang sanggol, hindi lamang kay mami, kundi ganun din sa iba pang miyembro ng pamilya. Ikawalo, kailangan tandaan na mahalaga ang paghawak at paghaplos sa bagong silang na sanggol. Kaya't nariyan ang tinatawag nating unang yakap, o sa Ingles, ito yung essential intrapartum newborn care para sa mga sanggol na nasa tamang buwan. At may tinatawag naman na kangaroo mother care or KMC para naman sa mga preterm or maagang kabuanan o kaya naman ay mga babies na kulang sa timbang. Kasyam, maaaring mag-express ng breast milk sa malinis na lalagyan kung hindi makapag-breastfeeding. Halimbawa, si mami ay nagtatrabaho pagkatapos niyang manganak at hindi niya kayang mag-aktwal na mag-breastfeed sa kanyang baby. So, maari naman niyang i-express ang breast milk basta ilalagay niya ito sa isang malinis na lalagyan. At ikasampu, gumamit ng feeding cup para sa pagpapainom kay baby. Kalabing isa, gawin ang minimum public health standards gaya ng pagsusot ng mask at face shield, paghuhugas ng kamay, physical distancing, cough etiquette, at iba pa. So si mami, dahil siya ang primary na nag-aalaga kay baby, kailangan pa rin niyang sundin ang minimum public health standards upang maiwasan ang pag-transmit ng viruses o ng iba pang mikrobyo mula sa kanya papunta kay baby o papunta naman sa iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Kalabing dalawa, kung nakakaramdam ng anumang sintomas ng COVID-19 o kumpirmadong meron nito, ipaalam agad sa inyong healthcare provider o sa inyong doktor o sa inyong midwife
at iba pang kinauukulan upang mabigyan ng nararapat na serbisyo. 13, maaring magpabakuna ang buntis para sa COVID-19 nang may kaukulang paalaala. Ito ay ina-advise na ibigay pagkatapos ng first trimester or pagkatapos ng ika-14th week age of gestation. Doon kasi sa unang bahagi ng pagbubuntis ni mami o yung tinatawag na first trimester, doon nangyayari yung critical na development ni baby. Kaya ina-advise ng Department of Health na pagkatapos na lang ng first trimester, ibigay ang vaccine kay mami. 14, maaring magpabakuna ang inang nagbe-breastfeeding. Hindi na kailangang huminto ni mami bago o matapos matanggap ang bakuna. 15, ang mag-asawa na nagbabalak na magbuntis ay maaring magpabakuna para sa COVID-19. At 16, hindi kailangan ng pregnancy test bago magpabakuna ng COVID-19 vaccines. Ang pregnancy test ay ginagamit lamang upang malaman kung ang isang babae ay buntis o hindi. Ngayon ay natapos na natin ang lahat ng bahagi ng ating virtual health forum. Mula sa kaalaman tungkol sa COVID-19, sa mga buntis na may COVID-19, ganun din sa mga dapat gawin ng buntis sa pandemya, at huli yung mga paalaala para sa mga buntis at mga ina. Bago tayo magtapos, nais kong iwan sa inyo ang mensaheng ito, na sa tamang pagbubuntis, makakaiwas tayo sa di kanais-nais na pagtitiis. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa ating virtual health forum. At sana ay i-like, i-share, at i-save nyo ang videong ito para sa inyong mga kapamilya, para sa inyong mga kaibigan, at iba pang mga kasama na nangangailangan ng impormasyon tungkol sa COVID-19 at pregnancy. Yan lamang po. So keep safe, stay healthy, and God bless.